Ano na po ang latest tungkol dito sa siyam na bangka na natagpuan sa iba't ibang lugar diyan sa Pampanga? Actually, ito pong founded body po na victimizing foreign national, yung siyam na natagpuan po dito, ang anim po dito ay Chinese, one Vietnamese, one Malaysian, and one Japanese. Mm-hmm. Actually, ito po lahat ay napailan po ng kaso. Yung lahat ng bangkay na yan ay pinailan ng kaso? Yes, sir. May isa lang po dito na under investigation. Ito pong si Yolirong or Yindurong, Chinese national din po ito na natagpuan sa Mabalacat. Ano ito? Malaysian or Chinese? Chinese po ito, kabayan. Chinese, okay. Na natagpuan po ito noong March 7, 2024 dito po sa Barangay Kalumpang, Mabalacat City, Pampanga. Okay. And allegedly po, nung natagpuan po ito, nag-conduct po tayo ng coordination at exacto naman po, yung AKG po natin is mayroon pong kaso na allegedly tumawag yung kamag-anak po ng isang nagngangalan po na Yolirong, okay, o Yindurong, na allegedly kinidnap po at nanghihingi ng ransom. And then, nung may natagpuan po tayo dito na bangkay, nag-conduct po sila ng medical legal examination at based po dun sa post-mortem dental findings and anti-mortem dental records po ng female Chinese po na natagpuan natin is nagmamatch po dun po sa dental records nung kinidnap na sa Yolirong or Yindo. Kaya po Diba yung sunog na bangkay ho na natagpuan sa Bacolor? Iba pa? Yung sa Bacolor naman po, ito po is Vietnamese naman po to. At napailan din na po natin ang kaso yung suspect dito. Ang suspect po dito is Yuan Lau and Kiang Wang. Bali, isa lang po dun sa 9 ang under investigation. So, para lahat po yung 8 is nakikita. Paano ho natin nalaman kung sino ang mga suspect dito? Katulad po nitong yun sa Porak po, na tatlong pong Chinese national na natagpuan po dito na nung nakita po natin is may mga tama po ng bala. And then nag-conduct po tayo ng backtracking, forward tracking ng mga CCTV. At nung February 1, 2023, meron pong na arrest doon po sa Pasay na certain Champ Puhong, and nag-match po doon po sa nakuha na CCTV. And then based po dun sa investigation na kinandak natin, isa nga po yung kasama yung tatlo na Chinese national na si Wu Ming, Xiao Hai, and Abin. Kaya po kinailan po natin sila ng multiple murder. Yun. Ay, ito ba ho'y clean name na ng mga kamag-anak? Actually, yan po ang aalamin natin kasi po usually ito po mga Chinese na ito, karamihan po dito is yung mga wala pong kamag-anak. Hindi kilala kung sino ang kamag-anak sa China. Yes, sir, kabayan. Opo. Opo. Ay, ito ba mga bangkay na ito ay kinokonekta ho natin sa operasyon ng Pogo Hub dyan, Pampanga? Bali, hindi po natin masabi kasi po karamihan po dito is nanggaling po katulad po nitong tatlong Chinese victim, nanggaling po sila based on sa backtracking po ng CCTV, nanggaling po sa Metro Manila ang sasakyan. And then dito po sila nagbarilan at dito po natagpuan yung tatlong bangkay. Okay. So, Colonel, paano ho natin ngayon na anong ating ginagawa hong aksyon para maiwasan po ang ganyang mga krimen sa Pampanga? Actually, nag-deploy na po tayo ng mga mobile po doon po sa mga dito po sa ating mga expressway at saka doon po sa mga madidilim na lugar. And we also directed our chief of police to para po mag-conduct po ng mga to scrutinize all establishments para po ma-prevent natin or ma-deter natin yung mga crimes associated with this Pogo. At ngayon po, yun po yung ginagawa ng ating mga kapulisan. Oho. Sa direktiba po ng ating governor at ang ating po regional director. Kasi nauungkat to ang mga balita dyan sa probinsya ng Pampanga dahil doon sa nangyari sa Porak. Tapos ay sinunda naman ho nitong pagkawala ng beauty queen at saka yung Israeli fiancé nila. Meron ba latest doon?
Actually, kabayan, nagkakanta po ng investigation, nag-create na rin po ng SIDG, ang Tarlac, Tarlac CCO, considering na yung pong may hawak po ng kaso dyan is yung ano po, Tarlac Police, pero nakikipagtulungan din po ang Angeles at Pampanga, kasi po ito pong beauty queen na si Miss Geneva Lopez is taga rito sa Pampanga. At so far, hindi pa lang po tayo makapagsalita kasi po meron pong sariling SITG ang Tarlac. Pero continuous po yung ginagawang trabaho. Opo, opo. At nagtutulong-tulong po yung tatlong probinsya para sa dagli ang ikalulutas po ng yes, sir. Ating ito. Da- oo, dapat lang hong ipadama natin at ipakilala sa ating mga kababayan na ang Pampanga ay hindi naman ganun yes, kasama. Sir. Hindi naman ganun ang mga krimen. Opo, opo, kabayan. Kabayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.